So yun nga mga sir, kasama natin ngayon si Sir Glenn para ibigay na natin yung review regarding sa bagong NMAX version 2 na 2020. Okay, so Sir Glenn, pwede nyo bang unahin natin yung displacement ng NMAX 2020? Okay, si NMAX 2020 natin, bali, equip siya ng 155cc engine, same din ng Aerox sa kanyang NMAX. And then, equip din siya ng VVA or yung variable valve actuation. Which is makikita din natin sa dalawang videos. And then, yung isang bagong features lang sa bagong NMAX natin is yung smart key system natin. Ito yung katulad na nakikita natin sa mga high-end na Aerox. Bali, wala tayong ginagamit na susay kung di yung remote lang. And then, yung isang additional features din ito ay merong stop-start system tayo. Okay, sir. Para sa traffic. Yes po. Para maka-encounter tayo ng traffic, pag-stop natin, wala ginagalaw sa mga function niya, within 5 seconds, off yung engine. Okay, 5 seconds. Siyempre, tatanungin nyo, paano nai-on siya, kailangan i-rev lang ng konti yung throttle. And then, go, under running siya. Okay, yun ang additional features ng NMAX 2020, sir. Yes, yeah. Okay. Yung features natin. Okay. And then, regarding naman sa panel natin, bago na siya kaya. No, no. Bale, ang additional lang naman doon is yung ganoon pa rin, naka ABS tayo and then naka Tapos sir, yung mode dito sa may panel, saan na siya ngayon pinipindot? Kasi wala na siya dito eh. Ah, yun. Saan yung switch na niya? Yung bagong additional nila regarding doon sa mga panel natin, yung menu button natin na dito sa okay left, left side po natin. Ah, ito sir. Ito yung ating sa menu button. Lahat ng gusto natin i-select dito sa taas, dito natin po siya mapapagawa. Okay. Okay. Ang idea lang sa kanya, para siya kay Aerox na single button na. Tapos ang mayroon na rin sir, hazard tsaka passing yes, light po, to, no? Yung additional. Ayun. Hazard. Para yung iba. Pero hindi namin na-advise yung hazard laging gamitin kapag ka naka-off yung engine. Oh, engine. Na naka-on na. Kaya na, mag-discover yung button. Oo oh, nga, sir. So, hindi na kailangan, sir, magpalagay ng additional switch. Yes, oo. So, meron na tayong kasama na. Warranty. Oo nga, sir. So, tapos, meron na rin, sir, electric socket, no? Yes po. Same din po nung sa atin. Ah, yun sa kabila. Para picture niya, medyo malapit-lapit pagdating sa electrical kay Aerox. Ito, yung function natin. Kay Aerox siya. Tapos ito naman. Ito naman po, yung medyo compartment naman. Kaya iba na kaunti pagbubukas natin, yung hindi lagi na sinisira. Okay. Itrigger lang natin up, and then saka natin open. Oh, okay. So taas, tapos sila pababa. Yes, ayun. Para sa kotse na. Oo nga, no? And then ito yung ating mga kasama sa kanya, no? Yung key natin. Key para sa luggage box. And then yung smart key. Ah, may smart key pa, sir. Pero siyempre, kapag kabag yung motor, hanggat mari dito siya. Oo. Baka kasi makalimutan dito at yung mabubuksan. Okay. Yan, yung additional natin. Kasama manual. Oo, manual. Smart. Sir, ito ilang liters ng capacity nito compare kay NMAX version 1? Mas maliit or? Mas maliit siya. Ah, mas maliit. Mas maliit siya compare sa dati, no? Tapos andito pa rin yung battery, sir, no? Yes, po. Okay. And then, mag natin yung capacity na ng ating fuel ngayon. Bali, ang ating fuel tank capacity is medyo mas malaki ng konti. Malaki na. Para sa ko natin. Ang fuel tank capacity natin, yung exacto,
is 7.1. 7.1. Oh, yun yung ating dating 6.6 liters sa version nun eh. Medyo mas malaki-laki naman siya compare sa mga dati natin. Okay, tapos ang fuel cup niya, push na lang dito sir. Parang pag si Aerox na rin. Parang si Aerox, pag nilagay natin sa open position, yung switch natin, pindutin lang natin si seat para sa upuan. Upuan, and then sa fuel, para sa fuel lock natin. Okay. Sir, ang height nito sa version 1, parehas din? Parang parehas din. Parehas lang din ang taas. Ang engine kasi nito, sa technical design, nakakapares yung idea niya si Aerox. Oo nga sir eh. Aerox, almost Aerox yung specs, halos specs niya eh. Sir, ito, keyless to, no? Yes, keyless. So, ano siya, hindi naman siya takaw sa mga motorcycle na car natin, gano'n, hindi naman. Bali yung ating key, meron kasi siyang function ng on, saya off. Pagdating naman sa technical, yung mabilis sa flash, more on sa on, and then yung mabagal ng flash is sa off. Okay. Ay, rin-remind lang namin, every time na tayo aalis sa unit is pagka i-off natin. Para in case na kuhan, hindi din talaga siya mag-off. Okay. Sa smart key features din naman, mas na lumayo tayo sa susi, sa smart key. Sabi natin, nagrara na yung si NG. Natakbo pa rin siya. Okay. Pero once na in-off siya, at malayo sa... Malayo na eh. Kusa mamatay na. Okay. Tapos ito sir, dagdag feature din din yung LED nito. Kasi ang issue sa version 1, malabo talaga ang ilaw eh. Eh ngayon talagang ni-LED na nila, no? Oo, tinaas nila yung features niya. Tapos binap, mababa na rin ng ano niya. Oo. Dating nandito eh. Dito na siya ngayon, oo. Medyo futuristic din talaga yung... Yes, oo. And then, nalikot natin para medyo nakakahawig siya ni... X-Max. Oo. Ayan. Baby X-Max. Oo, pero huwag kang mag-alala. Same thing siya ni Aerox. Wala tayong starter motor. Na nakikita lang. Yes, oo. So, yung mismong magneto na rin natin. Tapos ito sir, less vibration na rin to, no? Yes, po. Less vibration. Yun ang naging ano rin kay version 1 eh. Oo. Then may konting features din. Siguro yung iba ayaw ng mga reflector sa gilid. Pero yun kasi for more on safety. Pagka na tayo sa natawid sa ganito, yung sasakyan, visible tayo. Tapos sa gulong sir, dual disc brake pa rin. Yes po. Tapos dual ABS. Dual ABS na siya. Tapos itong box niya, iba na rin. Pinaliit na pinahaba. Yes po. Dumiretso ng ganda ng design. Tapos yung ating tail assing, more on LED niya talaga siya in full. Unlike po sa dating N-box ng Ibal para sa tail light niya. Oo. Dati kasi kay N-Max before, LED yung brake light, tapos yung likod naman more on bulb type lang. Bulb type po natin. Bulb type lang natin dito, tapos yung flasher. Okay, yung flasher lang. Pero the rest, LED na lahat. Advantage kasi din ng mga bulb type, kahit sa umaga, kita yung visible yung... Oo. Yun lang ang difference niya. Ngayon, ang pinagsasabi niya mga anak ng Linda is ganito nga matred. Matred, okay. Saka yung ating medyo matuling. Yung camo green. Camo-flash, yung tawag nila. Tapos midnight black yung isa. So tatlong kulay pa lang sir ang dumarating. Tapos yun nga sir, yung pati kasi sa suspension, medyo yun lang ang maraming abangers na na-disappoint kasi may baso na sir yung dapat nilalabas eh, no? May baso yung lipo. Oo. Saka yung sa taas, EPS, tapos may call function. Oo nga. Wala sa atin. Yun, yung Bluetooth, yung pwede mong makonect na sa cellphone, ano? Yun yung parang binitin tayo eh. Masiyama. Pero sa suspension kaya sir, okay na kaya? Matagtag pa rin o maganda na yung play? Kasi sa Moreno suspension, medyo matagtag na siya. Matagtag pa rin, no? Ayun, so pagdating sa displacement, pinabili siya. Tapos yung sa additional features niya, yan, yung headlight, naka-LED na yan. So maliwanag na talaga yan. Hindi nyo na kailangan mag-add ng additional lights.
Tapos sa gulong naman, dual disc brake pa rin siya. Tapos dual ABS na siya. Okay, tapos meron na siyang flasher, hazard switch, yan. Hindi na kayo kailangan maglagay ng mga additional switch pa, yung mga multi switch na yun eh. Tapos meron na silang stop and start system. Okay. Kapag 5 seconds nasa stoplight kayo or nasa traffic kayo, automatic mamamatay yung engine. Tapos pagbabalik nyo, i-rev nyo lang, automatic mag-on na ulit yung engine nyo. Siyempre, keyless. Okay, fuel, seat. Tapos yan, style Aerox, bubukas na. Tapos may electric socket, sir, no? Electric socket, same din kay Aerox. Cellphone charger only. Ah, okay. Cellphone charger lang to. Tapos yung bilog siya, ha? Hindi siya yung USB type, yung bilog pa rin. So, bibili kayo nung yung dulo niya is yung bilog, then true USB na yon. Tapos, yan, may compartment pa rin dito siya. Yan. Storage ng barya or mga ticket-ticket. Yan. Tapos yung panel gauge niya, rectangular shape na rin. Yan. Tapos yung modes nito, mapapansin nyo, wala na siyang pindutan dito. So, nandito na siya. Yan. Diyan yun na siya ipa-function. Tapos yung seat niya, capacity niya, lumiit nga daw, pero kasha pa rin naman yung size ng XL, sir, large na helmet. Mga ganun, large na helmet, so sakto pa rin. Taillight niya, naka-LED na rin siya, yung bulb lang is yung flasher. Okay, tapos yan, Baby X-Max yung looks niya ngayon. Wow. Kitang-kita niyo naman, elegant na elegant. Tapos yung airbox niya, bagong style na rin. Medyo pahaba na siya, wide na siya compare sa dati na bolt type. Yan, yan yung ilalim niya. Medyo sumeksi dito ng ilalim eh. May curve na eh, oh. Bali yung ating ABS, with ABS na N-Max, bali yung price natin doon is 134,500. Okay po. And then regarding naman doon sa non-ABS, bali ang price natin doon is 119,900. So, okay yun. So, yun, for ABS, 134,500. Para sa non-ABS naman is 119,900. So almost 120,000. Okay, so available color is camouflage green, midnight black, tsaka matte red. Yan, yan yung mga available kulay. So, sir, matanong ko lang. Marami pa pala tayong stocks o nagkakaubusan na rin talaga? Para stocks natin is nagkakaubusan. Nagkakaubusan na. So, kung sino dyan mga gustong kumuha ng bagong version na N-Max version 2 2020. So, bilisan nyo, pumunta na kayo dito sa Yamaha Rev Zone, Marawi, Lipa City. Tapat nito is yung sa may Rusi, tapat ng Rusi. Okay, so pumunta na kayo dito at magpa-reserve na kayo, and talaga nagkakaubusan na. Okay. So, salamat Sir Melvin. Salamat, Sir Glenn, sa pag-introduce sa amin sa bagong N-Max version 2 na 2020, no? So, ayun. So, guys, nakita na natin yung features ng bagong N-Max 2020. And sa mga gustong pumunta dito, located nga sila dito sa may Lipa Marawi, Yamaha Rev Zone, Lipa Marawi branch. So, ayan, makikita nyo, marami pang mga motors dito, big bikes, maliit na scooters, mga underbones. Ayan, shout out sa mga kasamang NBR na supportive. Okay, so yun lang, maraming salamat. And sana, nabigyan ko kayo ng knowledge kung kukuha kayo ng bagong N-Max version 2 2020. And syempre, stay safe pa rin, stay at home. Yun lang, peace. Yeah, lapas na natin itong N-Max 2020 version 2.
story about episode 4. Yung kaganda. Labas. Yun. So, hinili ko itong midnight block para talaga kakaiba siya. Magkamat siya. So, yan. So, nilabas ko lang. Nilabas ko lang yung mask. Tutulungan ko na sila. Para isa kayo doon, no? Gago! So, yun. Maraming salamat, sir.